Good day guys! Ano ka ba ulit sa ating channel? Isang mapapalang araw sa lahat. Kasi mga pag-share naman tayo ng ideas sa ating trusik, no? Trust vlog, isang Mio Soul i125S is ay nagkaroon ng check engine sa kanyang makina. Sabi ng owner, ay bigla itong laging umiilaw ang kanyang dashboard. At nagtataka siya kung bakit daw umiilaw, eh okay naman yung kanyang motor at umaandar. Nung sisanggunin niya sa kanyang kilala, ang sabi ng kanyang kilala, ay possible daw sa kanyang spirometer, cable or speed sensor. So para ma-confirm natin guys, kung totoo talaga hinala ni Bossing, siyempre kailangan i-unmatin yung ignition at bilangin natin yung mahina at saka yung mabilis na numero ng check engine ni Bossing. So ano natin guys? One, two, three, 4 1 2. So ibig sabihin guys, ang problema sa motor rebusing ay error port ito. So nangangalagan at naalala ko ang error port ito guys, based sa aking kunigo ay speed sensor or idle speed nagkakaroon ng problema sa kanyang spirometer cable. So para ma-confirm natin guys, siyempre i-check mo natin ang kanyang cable. Siyempre para ma-confirm natin guys kung totoo ang ating nalala, either sa cable ni Bossing or sa kanyang gearbox. Try natin itong hilahin guys, itong cover na ito at itong nut na ito na kanyang cable. Kasi first sabi ng owner, first time pa ito mapalitan ng spirometer cable, if ever sira ang kanyang cable. Kasi nga nagtataka din siya guys, hindi din tumatakbo or gumagalaw yung speed cable niya. Hilahin lang natin. Sino guys? Patulong nga. At na-confirm natin na totoo talaga ang hinala ni Bossing na nasa kanyang speed cable ang problema. Boss, Lods, anong dapat mong gawin? Siyempre, dapat natin siya palitan. O sakala nga palitan natin siya, at doon natin ma-confirm at mawala ang kanyang check engine, yung error port ito ni Bossing. So since na-confirm natin na patulong kayang cable, at check mo natin itong gearbox niya kung di ba problema or nagkaroon ba ng pagbungi sa kanyang gear, eh kukuha tayo ng bagong spirometer cable at ikabit natin temporary at ikutin natin yung gulong. Kung ikot yung cable, matik na guys, okay ang kanyang gearbox at sa speedo cable lang tayo mag-focus. At palitan na rin natin para ma-check na natin mamaya kung wala na ang check engine eh, Bossing. Siyempre, kukuha tayo ng bagong speed cable. Pre-prepare ko yan para sure. So before ko malimutan guys, ay ang speed cable natin ay nakalaga ng 150 pesos. Nakapadepende pa rin yan sa mga tindahan na inyong bibilihin. Kapitan natin for temporary at ikutin natin yung gulong. Siyempre. Medyo mahaba ang cable natin guys. Ayaw siyang pumasok. Yun, pumasok na. So, wala siyang rubber guys. Kasi ito ay isang replacement lang ang nabili ni Bossing. Pero kapag may original, may kasama na itong rubber, yun lang ito silbing protection niya sa putik. Mga likubok. Guys, dumidilim na. Kailangan na natin siyang pakagat. Unting kagat lang. Guys. Pinahirapan ba ako? Guys. Kailangan pa niya. Yun, pumasok rin. Pumasok rin. So, kailangan mo natin sa paikutin guys, yung cable niya doon sa dulo. So, ihangir mo ang gulong boss, ihangir mo muna ang gulong sa likuran at try natin paikutin kung ikot pang cable natin. Yun guys, umikot na siya. Wow! So, yun. So, ikabit natin sa ibabaw, siyempre, pakihawak ng cable ni Goy. Kabit natin guys. Patuloy lang natin ang cable na ito.
Tapos, siyempre, wala siyang rubber, guys. Maganda yung original, tulad nito, yung rubber. Pero, replacement ang nabili ni Bossing. Kaya lang, advice ko lang ni Bossing, kapag magkaroon siya ng time o oras, mas maganda, bibili siya ng original. Ito ay pangsamantala lang, guys. Para makita niya ang takbo ng kanyang motor. Siyempre. Oh. Didik lang ang boss. Buksan doon natin ito. Dumidilim na guys. Kasi hapon natin yung padala ni Busing, yung motor niya. Ayan guys, baklas na yung front cover. Si Bossing mga natin tagahawak ng camera guys, siyempre siya lang kasi ang available sa ngayon. Yan. Medyo maraming bolt ang kanyang motor. Bilis lang natin ang konti guys kasi malapit na ang dilim. At may bolt ang isa rin. Okay. Isa lang ito ang kante guys. Siyempre. So kung yung bago pa kasi sa channel, siyempre kung nagustuhan nyo yung video ito, tingin nyo nakatulong ito. Nakatulong video yung ginawa ko sa inyo guys, siyempre hiningi ko yung sumatabi lang pa-subscribe at pinutin yung bell icon para lagi kayo updated sa mga bagong video na ina-upload. Maraming maraming salamat guys. At kung may katanungan kayo kahit hindi related sa ginawa kong video, siyempre para kayo mag-iwan ng comment sa baba. And guys, hanapin natin kung saan nakalocate yung cable niya, siyempre. Saan ba yun? Yun guys, nasa pinakilalim. Oh. Huh? Pinakilalim. Kailangan pang tanggalin natin itong gas bulb niya. Pero luwagan. Kasi, nasa ilalim yung gear niya. Yung speedo. Kahirap pa nga guys, matanggal itong speedometer ni Bossing. Nasa ilalim pa. Iba pa lang design ng mga MIUIs. Kasi yung MIUI na unang model, ay di ginatagin ito kahirap yung cable niya. Ayun guys, tanggal na siya. Patin lang. Is makabit natin ang cable na ito. Kahit hindi natin masauli yung kanyang buong cover. And guys, tanggal na siya. Wow! Hey, guys. Medyo mahirap talaga sitwasyon. So, natanggal na rin siya sa wakas. Klaro pa ba ating camera Bossing? Mm.
natin guys. Dito, babalik natin siya. Kailangan may kabit natin siya. Kahit madilim na. Yun. Guys, sana makabit natin kasi madilim na. Try nga natin yun. Nakabit na natin. Sana hindi na ilaw ang check engine bossing. Guys, umilaw pa rin check engine bossing. Oh. Check na natin ulit sa lalim. Kasi umilaw pa rin. Oh. Kutin na natin yung speedometer niya kung gumagana ba. Ayaw gumana. Kaya natin guys. Para kulang pa ng sapak. Baka maikli lang yung dulo. Baka kulang yung ano guys. Sapak. Guys, ayun o. Oh, hindi na mailaw yung check engine yun. Baka magkaroon na ng tamang tamang position ng ating cable kasi pinilit ko pa siyang hinikpitan pataas. Yun guys, gumalaw na yung gauge niya. Kanina hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin guys, nakulang lang siya ng paghikpit ang kanyang nut sa ilalim. So ulit na lang natin guys, paikutin ang kanyang gulong kung gumalaw ang kanyang gauge. Yun guys, gumalaw nga. Ibig sabihin, naging successful natin magpalit ng speedometer cable. At ulit na lang natin yung kanyang check engine. Kasi kanina, nung hindi natin siya nakikita ng maigi is umilaw niyo yung check engine. Off lang natin ulit. Tapos on natin ulit. Sana hindi na umilaw. So yun nga guys, naging successful natin pagkabit ng speedometer cable at hindi na umilaw kanyang check engine. At na-confirm natin na nasa speedometer cable nga ang problema ni Bossing. Nakita nyo naman, kanina umilaw siya ng bahagya, tapos tinry kong isapak yung natsil alim, baka nakulangan. At nasapak naman natin, gumalaw yung gauge, the same time na eliminate natin yung check engine ni Bossing. At na-confirm natin, ang problema ng ang motor ni Bossing ay error 42. Nasa kanyang speed idle o speedometer cable ang nagkaroon ng problema, sensor niya. So, yun mga guys, sa araw na ito, sana sa video ko ito, kapag naka-experience mo ito ng ganitong senaryo, siyempre, nagkaroon na kayong idea. Maraming salamat sa laging panonood at laging pag-support na aking channel. As always, laging mag-iyas pa niyo. God bless.